si Alibaba at ang 40 bandido. Noon sa isang siyudad sa Persia, nakatira ang isang negosyante na may 2 anak, ang panganay na si Kasim at ang bunsong si Alibaba. Pagkamatay ng kanilang ama, nilinlang ni Kasim ang kanyang kapatid at inangkin ang negosyo ng kanilang ama. Isang mayamang babae ang napangasawa ni Kasim, habang simple naman ang naging buhay ni Alibaba at ng kanyang pamilya. Ikinabubuhay nila ang pangangahoy sa gubat. Isang araw, habang kumukuha ng punong kahoy si Alibaba, narinig niya ang pagtakbo ng tila napakaraming kabayo. Ha? Ha? Nagtago siya sa likod ng puno sa sobrang takot. Dumating ang grupo ng 40 lalaki na may dalang sako at huminto malapit sa malaking batong nasa paa ng bundok. May dala-dala sila mga balisong at espada. Marahil isang grupo sila ng magnanakaw. Pero anong ginagawa nila sa gubat? Pumunta sa harap ng malaking bato ang isa sa kanila na tila kanilang pinuno. Open sesame! Hindi makapaniwala si Alibaba sa kanyang nakita. Wow! At bumukas ang pinto papasok sa isang madilim na kuweba. Pumasok ang mga bandido sa kuweba at sumara na ang pinto sa likuran nila. Gulat na gulat si Alibaba, wow! At hindi nagawang igalaw ang katawan sa sobrang takot. Ilang saglit pa, bumukas muli ang pinto ng kuweba at lumabas ang mga bandido na walang dala. Teka, bakit kaya iniwan nila yung mga sako sa loob? Sumakay sila sa mga kabayo at tuluyang umalis sa gubat. Oo! Dito nila tinatago ang mga ninakaw nila. Hindi nakatiis si Alibaba at nagpas siyang pumasok sa kuweba. Tumayo siya sa harap ng pinto at sumigaw. Open sesame! Gaya ng kanina, bumukas ang pinto at pumasok si Alibaba sa madilim na kuweba. Oho! Tumpok-tumpok ang mga ginto at pilak, mamahaling kubyertos, mga diamante, perlas at marami pang iba na ngayon lang nakita ni Alibaba sa buong buhay niya. Oh! Tila isang panaginip ang lahat para kay Alibaba. Pero totoo ang kanya nakikita. Kuha ako ng konting ginto. Hindi na yan mapapansin ng mga bandito. Pinuno niya ang isang sako ng ginto at naglakbay na pauwi. May surpresa ako sa'yo! Ibinuhos niya ang ginto sa isang palayok. Nagulat ang kanyang asawa sa dami ng gintong kanyang nakita. Ninakaw mo ba ang mga gintong ito? Mahabang kwento. Wala naman ako ninakaw. Kasi nakaw yung gintong yan. Bibilangin ko kung ilan ito. Hindi. Hindi mo mabibilang yan. Pumunta ka sa bahay ni Kasim at huminam ka na lang ng timbangan. At pumunta nga ang asawa ni Alibaba sa bahay ng kanyang kapatid. Pahiramin mo naman ako ng timbangan ngayong gabi at bukas na bukas ibabalik ko agad sa'yo. At ano naman ang titimbangin mo? Wala naman, mga palay lang. Tusong babae ang asawa ni Kasim. Nagduda siya at hindi naniniwalang palay ang titimbangin na mag-asawa. Kaya nilagyan niya ito ng pandikit bago ibigay sa kanyang hipag. Tinimbang na mag-asawa ang mga ginto at masaya sa dami ng kanyang naiuwi sa at masaya sa dami ng gintong naiuwi ni Alibaba. Mayaman na tayo! Mabibili na natin ang lahat ng gusto natin! Maghunos dili ka! Paghinalaan nila tayo! Walang sino man ang dapat makaalam ng sikreto natin! Sumang-ayon ang kanyang asawa sa kondisyon. Ngunit kinabukasan, natuklasan ng asawa ni Kasim ang kanilang lihim nang makita niya ang timbangan. Agad niyang sinabi kay Kasim ang tungkol sa tagong yaman ni Alibaba. May tinatagong ginto si Alibaba. At saan naman niya nakuha yun? Kailangang malaman ko. Hindi makatulog si Kasim sa sobrang inggit, kaya agad siya pumunta sa bahay ni na Alibaba. Ali, kamusta ang mahal kong kapatid? Gusto ko lang malaman kung meron kang kailangan. Huwag ka mahihiya. Handa akong tumulong sa iyo anumang oras. Alam mo naman, andito lang ang iyong kuya sa iyong tabi. Oh,
Ikaw pala, kuya. Natutuwa ko na nandito ka, pero mayaman ako ngayon. Kaya wala na akong kailangan sa'yo. Mayaman? Paano nangyari yun? Hindi maitago ng inosenteng si Alibaba ang katotohanan sa kanyang kuya. Kaya sinabi niya ang lahat kay Kasim, ang mga bandido at ang kuweba. Wow! Maganda yan! Pupunta ako doon bukas. Tutal, responsibilidad kong alagaan ang mga kayamanan mo. Ako na ang bahala doon. Ah! Ano nga ulit ang sasabihin ko para bumukas ang kuweba? Open sesame! Open sesame! Open sesame! Tatandaan ko yan. Open sesame! Kinabukasan, umalis si Kasim papunta sa kuweba. Dala ang 4 na bisiro para magdala ng ginto. Magiging mayaman pa ako sa mayaman! Nang makita niya ang timbangan. Open sesame! Nakarating siya sa kuweba at sumigaw. Nakamamangha! Hindi ka panipaniwala! Napakaraming ginto! Mga mamahaling bato! Kukunin ko lahat ito at iuuwi! Pinuno niya ng ginto at bato ang mga sako. Ngunit nang papalabas na siya ng kuweba, tila meron siya nakalimutan! Ano nga pala ulit yung sasabihin ko? Open barley! Open wheat! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Tulong! Tulungan niyo ako! Sa sobrang tuwa, nalimutan ni Kasim ang salitang sasabihin at tuluyan nakulong sa loob ng kuweba. Ilang saglit pa, narinig niya ang tunog ng mga paparating na kabayo. Bumalik na ang 40 bandido sa kuweba. Open sesame! Pagbukas ng pinto, nakita nila si Kasim na naghihintay sa loob ng kuweba. Hindi na nagtanong ang pinuno at agad niyang pinatay si Kasim at iniwan ang bangkay nito sa kuweba. Pinuntahan ng asawa ni Kasim si Alibaba para sabihin nawawala ang kapatid niya. Punta siya sa kuweba. Pupunta ako doon para hanapin siya. Pumunta sa kuweba si Alibaba at doon nga nakita ang bangkay ng kanyang kapatid. Hindi! Oh, hindi! Sinakay niya si Kasim sa bisiro at inuwi sa bahay. Narinig ng kasambahay na si Morgiana ang tungkol sa nangyari. Walang dapat makaalam kung bakit at paano siya namatay. Pupunta ako sa doktor para humingi ng gamot para sa kanya. Para kunwari may sakit siya. At bukas ng umaga natin ipapaalam na patay na siya. Pumayag ang lahat sa plano ni Morgiana. Ngunit paglipas ng ilang araw, hindi kinaya ng asawa ni Kasim ang kalungkutan. Kaya namatay din ito. Wala na akong pagsisilbihan sa bahay na ito. Pahintulutan niyo sanang mamasukan ako sa inyo. Alam ni Alibaba na matalino si Morgiana at makakatulong ito sa hinaharap. Kaya pumayag siyang mamasukan si Morgiana sa kanila. Kinabukasan, dumating muli ang mga bandido sa kuweba. Nasaan ang bangkay? Meron pang ibang nakakaalam ng ating sekreto. Pinaghirapan natin ang kayamanang ito buong buhay natin. Kaya bago ito maubos, kailangan malaman natin kung sino ang kalaban. Pumunta kayo sa layon at hanapin ninyo kung sino ang namatay nitong mga nakaraang araw. Tulad nga ng inutos ng kanilang pinuno, nagpunta ang mga bandido sa layon. Isa sa kanila ang pumunta sa doktor. Magandang araw, doktor. May kakilala ka bang taga rito na namatay nitong mga nakaraang araw? Si Kasim. Binigyan ko siya ng gamot para sa sintomas na sinabi sa akin ng kanyang kasambahay. Pero namatay pa rin siya. Nakakaawa. Tama ka. Nakakaawa nga. Saan ba siya nakatira? Wala nang nakatira doon sa bahay nila. Pero may kapatid siya, si Alibaba. Nakatira siya malapit sa gubat. Naghinala ang bandido na baka si Alibaba ang kumuha sa bangkay ni Kasim mula sa kuweba. Kaya pumunta siya sa bahay nito noong gabi. Walang tao sa paligid. Minarkahan niya ang pinto. Balik kami dito ng mga kasama ko at papatayin namin ang lahat ng nasa bahay. Kinabukasan, nakita ni Morgiana ang marka sa kanilang pinto na pagtanto ng dalaga na nanganganib ang buhay ni na Alibaba. Kaya minarkahan niya ang lahat ng pinto sa lahat ng bahay sa kanilang kalsada. Pagsapit ng gabi, dumating ang mga bandido. Pero nalito sila dahil lahat ng bahay ay may pare-parehong marka. Kaya umalis silang bigo at dismayado. Bukas, ako na mismo ang hahanap at papatay sa kanila.
Nagpa siya ang pinuno ng mga bandido na hanapin si Alibaba. Pero dahil matalino siya sa iba, hindi niya minarkahan ang pinto. Pero tinitigan niya itong mabuti para tiyakin na hindi niya ito malilimutan. Kumuha siya ng 40 bisiro at 40 bariles. Nilagyan niya ng langis ang isang bariles. At sa ibang bariles, doon pinagtago ang mga bandido. Pagkatapos, nagpanggap siyang isang nagbebenta ng langis. At pumunta siya sa bahay ni Alibaba. Sino pong hinahanap niyo, Ginoo? Nagbebenta ako ng langis sa iba't ibang panig ng Asya. Inabutan na ako ng gabi, kaya naghahanap ako ng lugar na pwedeng matuluyan ngayong gabi. Ang pagod ka na mula sa iyong biyahe, ah. Rika, pumasok at magpahinga dito. Susuriin ko muna ang mga bariles na dala mo. Aba, sige. Bakit naman hindi? Kailangang siguraduhin ang kaligtasan ng mga magandang dilag na tulad mo. Nabuksan ni Morgiana ang unang bariles na may lamang langis. Napanatag ang kanyang loob. Nakahinga ng maluwag ang kanilang pinuno at pumasok na sila sa loob ng bahay. Naghanda si Morgiana ng masarap na hapunan para sa bisita. Habang naghahain, napansin ni Morgiana ang singsing sa kamay ng bisita. Nalaman niyang kapareho ito ng singsing mula sa kayamanang galing sa kuweba. Kaya naghinala muli si Morgiana. Pinuntahan niya ang mga bariles at kumatok sa mga ito. Pwede na ba kaming lumabas, Kapitan? Nalaman ni Morgiana ang buong plano. Tinignan niya ang mga bariles at nakita ang isa sa mga bandidong nakatago dito. Kinuha niya ang mga bariles na may langis at pinakuluan sa kalan. Tapos binuhos niya ang kumukulong langis sa bawat bariles. Sa ganoong paraan, naiwasan niya ang mga magnanakaw. Kinagabihan, pinuntahan ng pinuno ang kasama sa mga bariles. Ngunit pagbukas ng mga bariles, nagulat siya sa kanyang nakita. Natakot siya sa sarili niyang patibong. Tumakbo siya papalayo sa nayon sa sobrang takot. Kinabukasan, kinuwento ni Morgiana ang buong pangyayari kina Alibaba. Salamat at niligtas mo ang aming buhay. Lubos kitang pinapasalamatan. Mula ngayon, ituturing ka na namin bahagi ng pamilya at hindi lang kasambahay. Salamat, kamahalan. Sama-sama silang nanirahan bilang isang totoong pamilya at si Alibaba na lamang ang tanging nakakaalam ng lihim ng kuweba. Open Sesame!